kami hihelkit talaga. Pag may helkit ka sa gilid, masakit sa ulo, lalo na pag marksman lang yung puntira niya. Pero tinin yung game number 1, best of 3 series, next play Predator Solid sa Blue Side Red Side naman, ang new era. Andre dito for the new era, gagamit ng Show Ares for the Esmeralda. Chicks naman para dito kay Grock, Mats for the Bruno, and Zach for the Rafaela. Para naman sa Blue Side for the NXT Predator Solid, MB naman sa isang Sanchester for the Joe Adyawi Esports, sa isang Kaja H2O for the Kari, and di ako si RJ for the Helper. Yeah, so medyo doon sa may middle lane natin eh, medyo nagkakainitan na agad or nagkakakapaan, pero nako, engage na lang din naman daw, so kuha na lang muna ng Lito Wanderer para dito sa NXT. Oop, pero hindi nga, didiretso pa nga ata. Masakit kasi pagka maganda talaga yung magiging rotation ng NXP. Like ngayon, yung rotation nila ay talagang 401 pa nga yung ginawa nilang rotation. So possible makakuha nila itong red buff para kay H2. H2, kailangan lang naman itong mag-firm na mag-firm eh. Pag ito, nakapag-firm ng matindi-tindi, talaga mamumunit to. Yung talagang kakaiba din. Yung dalawang objectives pa nila, hindi pa nakukuhanan. So possible, hindi mag-up si H2 dito. And yun pa. Naku, makuha pero grabe yung damage agad na ibinigay. So, last na to for the new era na mawalan sila ng isang buff. So, advantage ito for the NXT Predator Solid. Mm-hmm. Yun, tama. Pero shoutout kay Ralph, Ralph Justin Hernandez, kay Hex na nanonood sa atin. Shoutout sa ito. Idol pala yan. Welcome, welcome sa stream. Hello, hello. Pero eto na mga kaibigan, katulad ng sinabi natin kanina, nakuwanan ng Next Play Predator Solid dito yung buff ng New Era plus the two buffs pa kaling coming from them. So hindi magagap dito si H2, and talaga naman makakapag-farm at makakapag-farm. And speaking of farm, level 5 na siya dito. Level 3 lang yung mga kasama niya. So maganda na ngayong nangyayari sa early stage of the game para kay H2. Pero sa my top lane direct, makikita natin Ares na habol. MD, habol nga ba si Ares? Makikita, mapapatay nga ba? Hindi na lang kasi wala pa naman level 4. More on papaan lang yan. Pero gustong kumuha ng objectives dito sa may top lane ng NXT Predator Solid. Uy! Pero mapapatay natin sa my bot lane, muntikan sa Hellcat. Kumbaga, sa NXT Predator Solid, sige kung ano nyo yung top, pero may sagutin agad yung era dito sa may bot. Kukuha kami ng objectives para sa inyo. Mm-hmm. Pero kasi, yung pagpili nila ng Hellcat is good advantage to para sa NXP, kasi pag their Dark Knight falls, iba yung dating nun eh. Kumbaga, bulag silang lahat. Hindi nila alam kung saan manggagaling si Hellcat, kung nandun ba o hindi, pero Chester dito, nasipa, Way of the Dragon na ibigay, and patay agad ang isang Chester dito. So, 1-0 agad in favor of New Era. So, ito yung mabilis yung objectives, 11 minutes nakakuha when it comes to kill, makikita natin na ngayon pa lang. Pero dito sa my reverse side natin, ako mukhang mapapatay ata. Mapatay pa nga din dito mga kaibigan. MB nagbibigay pa ng damage, double kill para kay 8-2. Naghahabol na ang NXP ngayon, and sisiguraduhin nilang makukuha nila itong buff na ito. Parang feeling ko, kahit hindi nila base, tinuturing nilang base para nga naman mas okay. Malaki na yung item na H dito para sa akin, kasi level 7 na rin siya dito, tapos hindi pa siya nagagap. Pati nga ng item niya kahit 3 minutes pa lang. Feeling ko naman kahit pa paano may item, diba, naka-raptors na. So 2.8k yung pera dito, nagpadilim na ang isang Hellcat. Ang sinasabi natin kagandahan ng Hellcat ay ginagamit na or minamaximize nila. Pero H2 napakalalim dun ha, medyo malalim si parang H2 dun sa kabilang banda. Pero level 8 na din naman kasi siya. And level 5 pa lang ang kalaban niya. Talagang level gap sa kanya. So, gamitin na nila to na strength as early as now. Hirap din yung new era ngayon ng mga pagpa-item, yung kanilang dulo. It's because of ikaw ba naman makakuhanan ng dalawang buffs mo at the same time early game pa lang. Pero teka, saglit lang, Kuya Erdo, na may middle lane natin. Mukhang mainit-init ang labanan. Pero hindi na lang naman disengage na lang for any simulator. Sorry, kasi kung itutuloy nila, so, pwede pang magkaroon ng error. Pero yun nga, speaking of the objectives, nakakuha na lahat ng NXP Solid yung buff. Walang, di ba? Kumbaga, early game pa lang. So, yun yung naging advantage agad ng NXP Solid. Tapos level 9 na rin dito. And siguradong pupunito ni H2. Nakita mo naman yun. Pagkahirap, automatic suicide to para sa kanila. So, top lane natin, MB, nag-aabang lang. Ares level 6, samantalang level 9, binaliktad lang yung level ni H2 para dun sa taong nasa top lane. And eto na nga, unstoppable force.
naku, mutikan pa dito si Chester. Pero wala daw, wala daw pakialam mo, NXT Solid, sige, diretsuin mo lang, Joed, basta kukuha kami ng objectives at makikita natin for the 5 minutes na hihirapan ng New Era. 5 minutes, David. Sakit sa ulo, Chester. Tingnan na nga ating item for the, ano, wala, hirap talaga sila eh. So, pabuutos yan, no, si Kari ng Endless Battle. Ito, makikita na ano, Raptor pa lang. Boots. Raptors machete pa lang siguro. Feeling ko, para makabawi dito yung New Era, patagalin lang nila ng patagalin yung laban. Kaso, ang problema, NXP, tatapos na ito. As early as now. Kasi, alam na nila yung kalabangan nila eh. Kahit wala silang tank, katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, kahit wala silang tank, basta maganda yung rotation nila, magiging okay yun for the NXP, which is nangyayari na nga ngayon. Yeah, wala talaga, kinukuha na nila, bigay sa Hellcat, bigay sa Kari. So, kung malaking katanungan talaga for the New Era, paano pa kami makakapagpa-item kung ganito na agad or pagiging aggressive yung ginagawa ninyo? Pero teka, sister, mga sa loob, mga kaibigan, yawi mo ang mamamatay, isang tira na lang. Oop, hinabol pa nga doon ni Andre, medyo maasim place yun of the week, pero MB, for the backup dito kay H2, luging-lugi kasi kailangan i-maximize ni H2 to kasi pag nag-level 15 sila lahat, masasayang yung pinagpaguran nila ng ano, ng early stage of the game. Pero oops, si Rene J doon direct, tingnan natin sa baba. Yan, ibaba mo na konti. Yan, dali. Tamang ano na lang to. So, open to sa isang Hellcurt na ma-push yung bottom lane because of yung New Era kasi, pressure na sila dito sa main middle lane. Kumbaga, so, for Hellcurt, pressured eh. Lahat bottom sila talaga. Bottom lane siguro yung parang feeling ko kaya pa, pero kung sakali man, kaya pa rin silang invade ng NXP dito. Tignan mo naman yung level ni H2 sa level ni Aris. Kahit gano'ng kakakulat, pupunitin ganyan eh. No, si Esmeralda doon nagpunta sa may bottom lane, nasira pa rin. Or hindi niya ano eh, alam niya may paglalagyan siya doon kung itutuloy nga naman yung sugurin. Pero yung nga lang, Ang sakit naman ng damage dito ng Hellcurt, mga kaibigan. Medyo hindi tumama ang damage dito or the burst dito ni Rene J. Pero bottom lane si H2 gumagawa na naman ng objectives. So good thing para kay H2 na bumasag lang ng bumasag. Panatilihin niya yung kalamangan niya sa level. Kasi alam niya na yung ano eh, kaya niya nang pumunit kahit siguro apat. Basta masusuportahan lang siya na matindi. And Chester doing a great job dito. And especially Yawi na pagka may nakuha, automatic instant kill yun for them. Tama naman yun, Queer. Pero yun nga, dito nahihirapan, New Era, hindi na makasagot sa kung anong ginagawa. Tamang zoning na lang din si Graf dito. Si Chester, gustong pasukin, pero hindi talaga ni Yawi Esports makabantay. Nag-aantay kung sino ang pwedeng hilahin. Si, ano, si Kari, wala siyang ano, no, pro. Kuha lahat ng ano, kanina pa siya, kaya madali lang siya kanya. Parang mahal na mahal siya ni Muntun, sa kanya lahat binigay, mga kaibigan. Kahit hindi siya na nakakuha niya. Oh. Tapos halos siya pa yung nakakuha ng... Uy, ito pa. Basic para sa kanya yun. Talaga namang napakalupit nun. Mga kaibigan, level gap eh. Automatic yun. Level 8 lang naman dito yung Grok. So, nahila pa dito and nakadenang ginto. Uy, nakabalik pa nga. Pero Rene J, napatay niya yung isa sa team dito. Pero nasipa pa nga si Chester. Pero double kill para sa kanila and tatapusin na ata na next play Predator Solid ang ating game number 1. Nahila pa nga. Mga kaibigan, and yun, game number 1 na will go to next play Predator Solid. Ito lang talaga yung mahirap. Or, at though mahirap talaga kasi, alam mo yun, kapag ang isang... Game number 2, mga kaibigan, blue side ang New Era, red side naman ng NXP, Predator Solid, and 1-0 lead tayo in favor of NXP. Samantalang, ito na nga yung red side, Yawi for the Kufra, MB for the Zask, H2 for the Ling, Chester for the Grok, and di ako si RJ or Rene J dito para sa kanyang Joel. On to the blue side for New Era, Zach para sa isang Selena, Andre for the show match para sa isang Claude Iris, para sa isang X-Board, and Zeke para naman dito sa isang Atlas. Pero nako, doon sa my middle lane, napaka kunat naman. Nandi ako si RJ, mukhang gusto pa ata mag-invade ulit, oh. Nako, ang ganda kasi na ginagawa nila eh. So, 0-3-2, 3-2-0 yung ginagawa nila dito. 3-2 rotation para ma-secure ni Ling dito yung buff niya. So, magandang galaw yun coming from the NXP. Pero syempre, napakagandang defend naman ang ginawa ng New Era. And sila yung nakakuha ng blue buff. So, si Mats dito. Uy, level 1 pa lang si Mats.
Pero hindi pa rin nagtatapos ang pagiging aggressive ng next play dito. Nakakuha na pala sila niyan dito ni Johid, and they think possible papasukin mo sa dito. Oh, medyo maasim. Level 1 lang yung Cloud, na level 1 lang yung Cloud, mga kaibigan. Gap na naman ang nasa middle lane. So mahirap kung yung pressure ni Cloud. Oh, napalun na pa. Matik yan. Matik na matik yun for the lane. No, so, eto naman yung magiging problema ng Yuta. Walang ba kang Selena? Walang ba Prince si Claude? Pagdating sa objectives, lamang na agad ang NXT Predator Solid. When it comes to kill, 0-3 agad yung nakuha nila. So, objectives pa yung gusto nilang kuhanin dito sa may bottom lane. Tiga mo, level 2 lang yung new hero. Ka-level lang nila yung support. Mas patas pa nga level sa akin yung history, oh. Pero yun na nga. Speaking of objectives, nakakuha na dito ang NXT sa may bottom lane natin. So, yung ating top lane, tamang abangan lang naman din doon. Kapal, pero ano eh, for the new era, kailangan talaga makapag-farm eh. Pero yun nga lang, Chester. Nangamanib. Babackup si H2. Mukhang nakita niya doon yung Cloud, pero natakpan pa yung dalawa. Napakagandang crack block para sa kanila. Pero Zask, hindi papaalisin ang isa. Oh, stop of force ang naibigay. Ito na nga, ang sayawan on the dance floor ng number 4 link natin. H2O is doing a great job. Mukhang papasukin pa ni Chester. Abyssal Arrow, tumama. Pero hanggang saan nga ba ang nangyayari? Chester, patay dito. H2, susunod pa ata sa pagkapatay. Pero buhay pa din, mga kaibigan. So for that one, 7-1 ang ating score. 3 minutes or 2 minutes and 55 seconds to be exact para sa ating game time. Oh, patay po yung isang! Kill na para sa isang Joed. Medyo masakit-sakit na yun doon. Alam din naman natin kung ano yung pwedeng damage or ano ang kayang ibigay ng isang Joed. Nako, ito ang problema sa new era. Check mo yung ano, yung Claude. Ayun, oh. Level 3 lang, mga kaibigan. Level 6 dito si ano. Si Johid natin, and I'm sure mapapatay ito ni Hawi pagka ganyan. Medyo mababa yung level nila, na level gap nga dahil sa pagkuha dito ni Johid ng mga buff. And wala na namang mawakan buff ang new era. Wala, hirap. Oop! Oy, dinirag pa doon sa may bottom lane. Mabibigyan pa ata si Ares. Pero baka po. Nako. Disengage na lang dito yung NXT Solid. Pero doon sa may top lane, Show versus MB, sino nga mo makakapatay? Pero hindi, napaka-aggressive. H2O, nakabang na rin. Level 3 pa din yung ano ngayon. Until now, level 3 pa din yung Cloud natin dito. And Zach, level 3. Mukhang play natin. Andre, mukhang mamamatay. Sinipa na nga, Way of the Dragon ang naibigay. Pero patay pa rin. Automatic yun. Masipa mo man ako, may Zach naman na nag-aantay. Speaking of, mababasag na rin yung top lane nila dito, Abyssal Arrow, tumama, pero hindi na lang din sinugod kasi they have link pa eh. So if ever na, diretso nyo yan, mapapatay. Yan, sinisimula na rin nila yung turtle dito. Hihirap pa na new era, paano sila makakapagpa-item? Mm-hmm. Garan pa check nga, do 4 minutes pa lang, pero, so yung top farmer natin dito is si, ano, si Johid. 1-2 lang yung pera, wala pang 2,000 yung pera ng ano, ng new era dito. And talaga naman dominante ang pinapakita. Tix dito, op, na-cancel pa ang ginawang ganun. Natakpan pa ng dalawa and bottom lane na magiging sagot. 4 na minuto para dito sa second tower sa bottom lane. Mukhang kakaibang. Kakaibang tulog, kakaibang gising ng next Predator ngayon. Kumbaga, ano, no? Walang minuto na walang pwedeng mangyari. At lahat ng clash nila, talagang sure kill pa. Ayun, tapos objectives, kuha rin ng NXT Predator Solid. So, si Cho, gustuhin man niya, I think kailangan na rin siya sumama sa clash, pero kasi kahit sumama, nahihirapan na rin pumalag eh. Oo, pero eto na nga, si Yawi or H2 papasok sa kabilang banda. Oh, eto na nga, mga kaibigan, ang sayawan, oh, dance floor, talagun mo, napakabilis na main niya dito, pero H2 mukhang nangangalib na, chicks, patay din, double kill para kay Yawi Esports. And lahat ng linya is pressured para dito sa team ng New Era. Hirap silang lumabas. Lahat ng pwedeng kuhanin ay nakukuha ng NXP. Sinasarili na nila yung mapa na to. And itong Mobile Legends may dalawang side to eh. Blue side and red side. Pero para sa akin, sa ngayon, sa nakikita ko, red side na lang. Salaga. Tapos pagdating pa sa gold lead, napakalaki ng kalamangan ha.
11k pang H2O, pinasok pa rin, mga kapatay nga ba? Oo, medyo, walang tinamaan ng bahagya dito, mga kaibigan. Pero, may nasal dyan na naman, si Rene J doon. Or si Yawi Esports, may nasal dyan doon, mga kaibigan. And pinatay pa, pinasok na sa loob, talaga namang bastusan. Anim na ito. Pare! Para dito, Last Insanity ang ibinigay ni Ares. Pero mukhang negative pa rin yun para sa kanila. Wala na silang minion pero tuloy-tuloy pa din. To think guys, 6 na minuto pa lang to pero tignan mo yung gold lead, 13k mga kaibigan. Level 5. Tingnan mo yung marksman, ano level? Level 6. My God, talaga namang gap na gap. Sa level ni H2 na level 11, talaga namang papasok at papasukin niya yan. Binabastos na lang nila sa Tore kanina pa eh. So far for the new era, kaya nga sabi ni Pierre, hirap na sumagot, hirap na rin makapagpa-item kasi yung pressure nasa kanila na eh. Na-early hand din kasi sila, sobrang... Ano yung ginawa nila ng game 1? Ganon-ganon din sa game 2. Ayaw nyo ng buff, sige, hindi namin kayo bibigyan talaga ng buff. Amin na to lahat. Oo. Grabe yung early... Sobrang ganda nung early rotation coming from NXP. And though dalawa lang sila dun, pero ito na naman si H2, pinasok na sa loob, wala na siyang pakialam kahit nasan kayo. Basta kaya ko mag-dash in, dash out, pwede. Pero Last Insanity, tumama yung abisa laro dito kay H2, mukhang mamamatay pa nga. Yawi, malang mo nasalya. And patay ang isa sa kanila, pero si Andre, nanganganib na naman. Naku po, dalawa na lang, tatlo na lang yung natitira, samantalang apat pa ang nasa team ng NXP. And medyo wala sa minion. Oh, ito, mukhang tatapusin na nga ata nila pagka ganito yung nangyayari. May catapult sila dito. Oops. Yan din yung ano eh. No? Bukod sa na early game ka na, hawak pa rin talaga. Yung nga, ganyan sinasabi natin, iba ang laruan kapag kahawak mo yung mismong comfort pick mo. Oo. Huwag niyong BPK H2 yung game. Tsaka kayo kayo pinawi. Kaya awi yung ano, yung makukupra niya. Kasi, kakaiba talaga sila man zone. And nakita naman natin dito, hindi sa ano ka, pero kung ma-appreciate yun yung gilawa nilang rotation dito, talaga namang kakaiba. Pero patay, medyo malalim nga naman si Chester dun. Kahit level gap yung mga yan, basta lima yan, magkakasama, medyo masasaktan ka dyan. Kaya dapat hindi mo baliwalain. Pero sa dalawa, may nasal yung isa, pero out na nga lang din, disengage. At lalaban pa nga ba, MB, nanganganib din. Pero kailangan niya magtayo ng Pokemon para nga naman makabuhay siya dito. Pero patay din ang isa sa tropa ng NXP dito. Pero H2, kahit siya mag-isa, pwede rin naman daw. Pwede rin naman daw. Kaya pa rin ha, pero yan nga. Mukhang tower lock na dito sa NXP. Predator is solid. Yun nga, godlike na. Grabe ang ginawa ng NXP Predator is solid. Napakabilis ng aring... Bawal basahin yung tower, ha? Bawal basahin.